panawagan po kay Senator Idol Rapi Tulfo. Meron po akong gustong i-report sa inyo na vlogger na nakalpo at nambanta na pagbabariling kami. Ako po si Yolab ng Dr. Jude. Sana po matulungan niyo po akong makalapit sa Tulfo. Kasi hindi na po biro itong ginagawa ni Boss John eh. Para sa akin po, masyado na pong nadadama yung sarili ko po, yung trabaho ko po. Pangit po mabantaan. Mga kapenyo, tirahin na natin ito may init na isyo ngayon. Pasok, intro! Heyo, what's up sa inyo mga kapenyo, at today meron na naman tayo napaka-init na reaction video. Yo love! Talagang tutuluyan na nga etong si Jonah Renz Jacob mga kapenyo, no? Kasi natatakot nga rin daw siya at may banta sa kanyang buhay na syempre nga naman mga kapenyo, no? Nag-i-interview to at kung saan nga naman siya lugar nakakapunta. Syempre natatakot din siya, no? Doon sa banta ni Jonah na lalabasan nga siya ng bakal at pagpaputukan sila. So medyo nag-iingat din etong si Yo love, no? Kaya dito mga kapenyo, parang tutuluyan na ata talaga neto ni Yolab etong si Jonah Renz Jacob, at ipapatulpo na nga daw niya itong si Jonah mga kapenyo. At tara, huwag na natin patagalin at sabay-sabay natin pakinggan eto nga mainit na mensahe ni Yolab. Yo, what's up sa inyo mga ka-Dax? Ako nga pala si Yolab ng Dr. Jutes. At pasensya na kayo kasi hindi interview at Dr. Jutes ang style natin ngayon, dahil tignan nyo, gulo-gulo pa yung buko. Kakagising ko lang, di na ako naligo. Gusto ko lang linawin yung sarili ko sa ginawa ni Jonah na pananakal sa akin at pagbabanta. Siguro naman napanood nyo na yung video. Si Yolab kilala bilang interviewer. So nagpupunta ako ng mga random bars or clubs. Sakto, yes. Friday night last week, dumaan ako ng Timog QC. Naspotan ko doon si Boss Jonah kasama mga tropa pa niya. Siyempre, Yolab nga ako, content creator eh. Nilapitan ko siya ng maayos bilang tao ako, bilang Yolab. Boss Jonah, okay lang ba? Safe lang ba? Interview lang. Sumagot siya ng sige. Tapos sabi ko, pinaliwanag ko, Boss Jonah, okay lang ba? Bastusan. Kasi content ni Yolab, bastos. Sabi niya, sakto ah. Okay lang, okay lang. Tinanong ko yung mga pambastusan ko na tanong. So yun naman pala mga kapenyo, no? Tinanong naman pala talaga neto ni Yolab, no? Kinukumpirma niya rito na nagpaalam muna siya dito kay Jonah Renz Jacob. So I don't think na binastos talaga dito si Jonah, na kung saan sinasabi nga ng ibang tao na kabastusan nga raw ang ginawa ni Yolab, dahil face to face sinabihan niya etong si Jonah Renz Jacob na pangit, no? At pangalawa, tumutol nga siya dito sa mga kalaban ni Jonah Renz Jacob na kay Price Tag at doon na rin kay Rap Davis mga kapenyo, no? Na kung saan parang na-trigger, no? Eto si Yolab, tapos noon doon niya sinabihan, no, na pangit ka pala sa personal, Jonah Renz Jacob. So after noon nagalit nga ito si Jonah at biglaan nga siyang sinakal mga kapenyo, no? At dito mga kapenyo, talagang hindi nagustuhan ni Yolab yung ginawa sa kanya, dahil may halong pagbabanta eh, no? So dito pinaliwanag talaga ni Yolab lahat-lahat sa atin. At mas maganda to mga kapenyo, loud and clear na sinabi ni Yolab na talagang nagpaalam siya, no, dito kay Jonah Renz Jacob. At pumayag naman ito si Jonah at sinabi nga niya goods lang. Anong? Sagot siya, sagot, bla bla bla. Pagkatapos ko magtanong ng mga pambastusad ko na content, niliis ko naman yung topic, ginawa akong seryoso. Pinasok ko yung tanong sa mga issue na naririnig at nakikita ko sa kanya sa social media. Which is normal naman talaga na itanong ni Yolab yon, kasi nga interviewer siya, no? Kumbaga yun talaga yung kanyang trabaho. So may mga kanya-kanya kasi tayong trabaho mga kapenyo, no? Katulad ko, isa akong reactionist. So nagre-react ako sa mga video na nakikita ko o nababasihan ko. So ganun din siya mga kapenyo, nag-i-interview siya. So kung ano yung gusto niyang i-interview, kaya nga tatanungin niya muna eh etong tao kung pwede ba kitang ma-interview. Kaso yung interview ko bastusan, no? Baka mamaya magalit ka o mapikon ka. Which is, mga kapenyo, mali rin ni Jonah kasi napikon siya dun sa kanyang interview, no? Na, yung kahit pasibihin natin na binastos nga siya ni Yola Baraparapan, pero may mali pa rin si Jonah kasi nag-agree siya. Kung hindi sana siya nag-agree na dun sa bastusan nga sa sinasa, kumbaga bastusan eh. So parang binastos niya si Jonah, sinabi nga niya, pangit ka pala sa personal. So dapat na nag-gets ni Jonah yon. Kaso, nag-init din ang ulo ni Jonah Renz Jacob, no? Sabi ko, kung meron pa siyang galit or hate sa mga sikat na rapper, pinaliwanag niya yung side niya. Binigay ko naman yung platform para mag-explain siya. Sa pagsagot niya, sa pagsabi niya ng kanyang opinion, nirespeto ko yun. Kahit medyo mayabang siya doon at hambog. Ngayon, nababahat. Ngayon nga mga kapenyo, no, sinasabi rin dito ni Yolab na medyo may pagkayabang daw talaga at hambog. Eto si Jonah Renz Jacob, no, na kung saan talagang sinabi naman pala lahat sa'yo eh. No, Jonah, eto ni Yolab, bakit mo naman nagawa yun? No? So, pakikinggan din natin yung side ni Jonah Renz Jacob dito.
syempre magiging patas din tayo, no? Antayin natin yung rebuttal dito ni Jonares Jacob para marinig din natin yung side, 'di ba? Pagbigyan natin, malay mo eh meron nga siyang magandang mensahe din doon bukod pa sa isang mensahe niya no nakaraan. Hala ko sa sarili ko kasi nagkaroon na nga ako ng banta. Ngayon, nagkakaroon na ako ng takot na lumapag pumunta sa mga event ko kasi syempre nagpo-post ako ng poster diyan, na diyan yung details, location, dyan, time at kung saan 'yon. Ngayon, Boss John, dahil sina So yeah, mga kapenyo, no, natatakot na nga rin si Yolab para sa kanyang sarili, no, sa seguridad niya. Talagang delikado, no, na maggalagala siya, lalo na may atraso siya kay Jonares Jacob. Pero I don't think naman na gagawin ng Brusco yun sa kanya, no. Siguro kung may mga event na magkita sila, yun, malamang baka banatan siya, no, or something. Hindi natin alam yung takbo ng utak ng tao, mga kapenyo. Pero doon naman sa sinasabi niya na babantaan siya, anuhin siya, ganyan, I don't think nagagawin ni Jonares Jacob yun kasi unang-una may pangalan siya, pangalawa, pamilyado siya, pangatlo, pag ginawa niya yun na kung ano mangyari sa'yo, siya kaagad ang bubutasan ng tao or ng mga pulis natin, mga kapenyo, no? Kasi kumbaga may hidwaan na sila eh. Nakalmo ko, physical abuse at binantaan na pagbabariling kami doon, grave threat, papakasuhan kita. Pasalamat ka, Sabado ngayon, sarado sila. Intayin. Grabe mga kapenyo, no? So dalawang kaso ang ikakaso sa kanya nito ni Yola, physical abuse at grade threat. Mo, pag ako nakaharap ng attorney ko at humingi ako ng advice sa kanya kung ano ang dapat gawin sa iyo, popost kita, papakita ko, i-document ko 'to. O kaya kung gusto mo para mas mabilis sa proseso, panawagan po kay Senator Idol Rapi Tulfo. Meron po akong gustong i-report sa inyo na vlogger na nakalpo at nambanta na pagbabariling kami. Ako po. Yan, oh, mga kapenyo, no, nananawagan na dito si Yola, mga kapenyo, kay Senator Rapi Tulfo, no, na talagang matulungan nga raw siya dahil sinakal siya at binantaan ang kanyang buhay. So which is natatakot na nga itong si Yolab para sa seguridad niya. At pangalawa, mga kapenyo, no, wala nga raw siya makuha pang attorney kasi talaga sa totoo lang, mga kapenyo, no, pag mga ganyang kaso medyo gagastos ka talaga dyan, no? Hindi pa pwedeng hindi. Unang-una na lang, syempre kung magaling na attorney yung kukunin mo, natural yung rate din nun medyo mataas, no? So kung medyo low class naman na attorney, ang problema naman dun, mga kapenyo, baka sumablay kayo, baka mabaliktad kayo dahil alam naman natin na may pera rin itong si Jonares Jacob, no? So kung magbubuhusan lang kayo ng pera about sa attorney, lugi ka na kaagad, Yolab. Tingita mo, naghamon nga si Jonares Jacob, no? Na gusto mo mag-ubusan tayo ng pera. Si Yolab ng Dr. Jude, sana po matulungan niyo po kung makalapit sa Tulfo. Kasi di na po biro itong ginagawa ni Boss John, eh. Para sa akin po, masyado na pong nadadama yung sarili ko. Personal po, yung trabaho ko po. Oh. Pangit po mabantaan. Birthday ng tatay ko ngayon. So dinala ko siya ng bulaklak at presensya ko. Happy 64th birthday, Dad. Siguro ko nabubuhay pa yung airpods ko ngayon at nalaman niya na sinakal ako ni Jonah at binantaan na pagbabarilin. Siguro hindi siya papayag kasi sino ba naman ama ang papayag na mabastos at masaktan ng pisikal ang anak niya. Totoo yun, mga kapenyo, no? At parehas pala kami neto ni Yolab, no? Na nawala na rin yung aming tatay. Kahit ako, nawala na rin yung tatay ko. At totoo yan, Yolab, no? Bilang isang ama, talagang mahirap o masakit makita, no? Na naargabyado yung anak. At pangalawa, kung binantaan pa ang buhay mo, tapos kitang-kita pa sa video na sinakal ka, masakit yun para sa isang ama, no? At totoo yan, sinasabi mo na kung talaga nabubuhay ang ama mo, natural, no? Manggagalaiti rin sa galit yan. At pagtatanggol ka niyan, syempre, wala naman siguro mga magulang ang gusto, no, na mapariwara ang kanilang mga anak o maargabyado ang kanilang mga anak. Pero syempre, dapat din sa mga magulang, tingnan din maigi ang mga anak kung tama ba yung kanyang ginawa o mali. Kasi kung mali din, huwag rin natin kampihan, mga kapenyo. I hope yung mga kabataan na nanonood dito, yung mga magulang, may matutunan sa video na to. Tatay ko, hindi ako nasaktan ng physical eh. Tapos si Boss Jonah, sinabihan na ng pangit, sinakal ako. Karapat dapat ba yun? At binantaan pa ako ng pagbabarilin. Ano kami doon, mga ibon? Diba? Kung meron nga lang ako airpass ngayon na nabubuhay, baka pwede kitang labanan na kung gusto mo, anong gusto mong trip eh. Pero sa ngayon kasi, ang parang para sa akin, demanda talaga kailangan siya. Kailangan pakasuhan kasi lumalaki na yung ulo mo eh. Hindi na karapat-dapat yung pagyayabang mo. So yeah, mga kapenyo, narinig naman siguro natin, no, yung mensahe nito ni Yolab na hindi na daw dapat o karapat-dapat yung pagyayabang nito ni Jonares Jacob. Sa totoo lang, dapat kasuhan talaga ni Yolab, no, para rin sa seguridad niya, para at least may record din, no, kumbaga kung ano mangyari sa kanya ay alam kung sino ang dadamputin, mga kapenyo, no, kasi kahit gaya niyan, hindi pa siya nag-re-report or kahit police report lang, para sana maproteksyon
pinoposisyonan din niya yung sarili niya kung natatakot talaga siya, no? At dito naman sa Tulpo, mga kapenyo, much better, no? Kung sakali sa Tulpo nga mapunta etong si Yolab at mareklamo nga niya eto si Jonares Jacob, dahil nga hinahamon pa siya, no, ni Jonah na, o sige, gusto mo, magdemanda ka, ubusan tayo ng pera, sunugan tayo. So, kumbaga talagang walang kinakatakutan din eto si Jonah dahil nga mayroon siyang pera. At ngayon, eto si Yolab, sana nga raw matulungan natin, mga kapenyo, no, na mapunta dito kay Rapid Tulpo. Siyempre, hashtag nyo na dyan, mga kapenyo, Rapid Tulpo in action by Yolab, mga kapenyo, para at least mabasa rin, no, ng Rapid Tulpo at makarating etong si Yolab doon at mag-success yung kanyang pagre-report nga laban dito kay Jonah. At kung kayo tatanungin ko, mga kapenyo, ano ang masasabi nyo dito sa mensahe ni Yolab, comment nyo na lang down below lahat ng mga opinion nyo, mga kapenyo, at lahat-lahat po yan mabasa ko. Maraming salamat, mga kapenyo, at kita kasi lang tayo sa susunod kong reaction videos. Real. Maybe we should hurry up and seal the deal.